Ah, ito na, simulan na natin. Ah, pag-usapan muna natin una sa lahat itong bagong nangyari dito sa DNA daw. Ito. Mamaya kakantahan na naman ni Panelo itong si Rimulya na andiyan ka na naman. Sablay-sablay sa husgado. Ito, panoorin niya ito. Tumugma ang DNA sample sa crime scene ng Degamo case sa apat na akusado sa krimen. Kaya kahit daw bumaliktad na ang mga akusado, matibay pa rin ang kaso. Ang mga abogado naman ng mga akusado, diskumpiyado sa inilabas na DNA test results ng NBI. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Emosyonal si Pamplona Mayor Janice Degamo at mga kaanak ng mga pinatay sa Degamo murder sa preliminary investigation kanina. Ito ang unang pagdinig sa Department of Justice sa mga reklamong multiple murder, frustrated murder at attempted murder laban sa itinuturong mastermind na si suspended Congressman Arnie Teves. Nasa ibang bansa pa rin si Teves at no-show naman. Kaya na magsalita, banat bay. Makiramay ka na lang. Ang kanyang mga abogado. Pero humarap pa iba pang mga akusado na nag-recant na sa kanilang mga pahayag. Nag-iyakan po yung mga complainants dito na namatayan. Nung nakita nila yung mga shooters, kaya si Mayor Degamo hindi niya matiis yung emotion niya, no? Oh, come on, man. Magaling, palakpakan. Ako, magaling. Magaling yung ganyan. Yung ganyang klaseng optics. Pag mga ganyan, naalala ko tuloy si Joey De Leon. Napanood niyo yun, yung nagbago nagte-trending. Yung komento niya noon kay Willie Revilla, may ba yun? Yung tungkol doon sa game. Merong, may part doon na meron siyang advice kung paano umiyak. Hindi, ako sabi ko nga noona, naintindihan ko kung yung mga iba doon na mga kababayan natin napas lang yung kanila mga mahal sa buhay, umiyak. Maintindihan natin yan. Okay? Pero para banggitin ng abogado na to yung ganong klaseng senaryo, parang attorney, hindi po ito awards night na sino ang pinakamagaling, yun ang mananalo dito. Attorney, ang dyan is ebidensya, sir. Siguro yun ang magandang i-focus natin, ang pagpapaliwanag natin, di ba? Yung ebidensya, ika nga. Huwag mo yung i-highlight natin yung pag-iyak ng mga yung pag-iyak ng mga nandun. I understand. Kasi talaga naman nawalan sila ng mahal sa buhay. Pero sana ang focus ng abogado na ito hindi yung iyakan ng sasabihin sa media, di ba? Hindi 'yon. Lumabas na lang siya. Masama naman ang loob ng mga pamilya ng mga biktima sa mga bumaliktad na akusado. Yun nga, all along yung iniisip namin, hindi rin talaga kami nagkamali na pag yung pera talagang gagapang na, maraming magbabago. Sana may ebidensyang ipinipresenta. Yun yung gusto ko sana di ba? Yun ang gusto ko sana sa mga ganyang klaseng press. Hindi ko alam. Alam mo, pag may press con, sana hindi yung appearing sa emotion lang. Unless, yun lang yung gusto ninyong optics, yung appearing sa emotion. Wala namang masama to appear sa emotion ng tao. Walang masama doon. Ha? Hindi ko sinasabing masama yun at di dapat kayo umiyak. Walang ganun. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, sana lagyan natin ng substance, di ba? Kung sasabihin ninyo, bumawi dahil nagkaroon ng bigayan, sana magpresenta kayo ng something new, any evidence na nagkaroon talaga ng bigayan o di kaya leading to the bigayan. Okay? Kasi siyempre, wala namang resibo yung bigayan, di ba? Pero yung why did you conclude na nagkaroon ng bigayan,
Ito kasi sa tingin namin ang nangyari. Ito, di ba? May konti ka bang paliwanag? Hindi lang yung basta appealing sa emotion ng tao. Sana yun lang ang akin. Yun lang ang ano ko dito. Sobrang hirap. Lima yung anak namin. Tapos yung asawa ko, yan ang naghahanap ng pagkain namin. At saka, in fairness, wala pong kasalanan yung ito mga to. Huwag ho natin silang babatikusin. Kasi remember, nasaktan po yung mga yan. May mga pamilya talaga silang namatay, di ba? Ang ayoko lang talaga ay yung part na ginagamit sila ng mga politiko. Yun ang hindi ko gusto na part. Na para lang ma-advance ang political career ng ilang mga politiko, gagamit sila ngayon ng mga tao para mas maganda ang optics na, uy, may umiiyak, oh, panalo ito. Diba? Tapos sabay yakap dun sa politiko. Ako, again, wala ho silang kasalanan. Sila ho ay lang talagang naiiyak talaga with genuine yung pag-iyak nila doon sa kanilang mga namatayan. Kaya lang nakakairta yung paggamit ng ilang politiko sa mga ganito. Yun ang akin dyan. Ang hiling ko lang po makamit namin ang hustisya, hindi lang sa asawa ko, kaming lahat po. Sa preliminary investigation, naghay ng mga dagdag ebidensya ang National Bureau of Investigation. Kabilang dito ang resulta ng DNA analysis na magpapatunay daw na sangkot ang apat sa mga akusado. Nagmatch umano ang mga nakuhang dugo sa crime scene sa apat na akusadong bumawi ng testimonya. Kasama rito sina John Louis Gonyon, Winrich Esturiz, Osmundo Rivero at Rogelio Antipolo Jr. Nagmatch yung sample na nakuha doon sa sasakyan at saka yung nakuhang mga blood stains doon sa compound ni Governor De Gamo. Ako may tanong lang Ito tanong ko lang naman po ito sa Secretary Remulla. Bago niyo ho bang spokesperson ito? Hindi, ako nagtatanong lang Kasi parang alam na alam niya, siya nagpaliwanag, siya ang ano. Bago niyo ho bang spokesperson itong abogado ni De Gamo? Ako'y nagtatanong lang, ha? And minats po nila doon sa ibang specimen na na-recover sa sasakyan. Kaya si Justice Secretary Boy Remulla, kampanting tatayo ang kaso kahit nag-recant o umatras ang mga witness. Recantation does not stop the process of the statements being brought out to the open. Yung DNA yan, makapakita, may ibang ebidensya bukod sa mga salita. Kahit sabihin nilang hindi sila yung naroon sa patayan, yung dugo nila nakuha sa patayan. Ano yung sabihin nun? May nag-alay. Hindi, malay mo. Di ba? Kaya nakuha yung dugo, minsan inaalay yun ganun. Di ba? Andali, papanoorin mo natin video ko ba? Ano ba, hirit ka ng hirit eh. Pero ang abogado ng mga akusado, agad kunesyon ang sinasabing DNA analysis. Kailangan daw malaman kung anong sample ang mga nakuha at paano ito nakuha. Kailangan daw dumaan ng authentication bago masabing kapanipaniwala ang DNA analysis. Posibleng isabit na for resolution ang De Gamo case kapag patuloy na walang sumipot sa panig ni Tevez. Ang susunod na pagdinig ay sa June 27. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide.